You are watching Twin88 channel. Don't forget to subscribe. Twin88 channel po ulit. Magandang araw sa inyo lahat. Sa video natin ngayong araw na to, mga boss, ay gagamitin ko itong two-way na dividing network sa three-way setup. Doon sa mga nakapanood ng video nung ginawa ko tong box na to, nung ginawa ko tong speaker na to, ang original plan ko ay two-way, dalawang tweeter, at saka itong maliit nating whooper. So gagamitin ko siya as center speaker. Kaya yun ang naging initial ko na idea, dalawang tweeter at yung ating whooper. Pero nung ginamit ko siya sa panonood ng movie, hindi ako masyadong nagandahan sa outcome, sa kinalabasan niya, dahil parang kinukulang ako doon sa lumalabas na dialogues. Malinis naman, pero naisip ko, palitan na lang, gawin na lang siyang three-way. Kaya lang, ang aking nabili na dividing network ay two-way. So, sayang naman. Wala naman akong pagagamitan ito pagka hindi ko siya gagamitin dito. So, ang gagawin natin, i-configure ko itong speaker na to na three-way, pero ang kanyang dividing network ay two-way. So, simple lang naman yung ating gagawin dito. Yung ating whooper at saka itong tweeter ay doon pa rin natin ikakabit sa sadyang terminal niya. Tapos yung ating mid-range ay dito sa input natin isasama. So ikabit ko na muna yung dalawa nating speaker. Pero bago ko maulit yung ginawa kong mali, tatama ko muna ang pwesto ng wire. At ito yung nagawa kong mali, mga boss, no? Pasensya na, tao lang. Pinagsama ko na yung dalawang wire, inihinang ko na siya. Itong wire na ito ay galing doon sa speaker terminal sa likod ng box. So, ano na kaganyan? So, mali. Ito na lang, dito ko na lang ayusin mo kaya. Ay, nako. So, ikabit lang natin yung dalawang speaker, yung whooper at saka yung tweeter natin na nakalagay dito ay, sana mabasa. Nakalagay dito is bass and treble. So, doon sa bass, doon yung whooper natin. And doon sa treble, yun yung tweeter. So, ito nga pala yung adjustable. Doon sa hindi pa nakakapanood nung video nung inilagay ko ito. So, may mga jumper siya na isi-select mo. At ito yung aking ginawang settings. Yung naka-off lang ay yung B. So, mura lang itong ganito na, no? Na dividing network. So, kabit ko lang. So, iingatan nyo pala, mga boss, yung polarity nito. Baka magkabali-baliktad. Yung negative noong wire nyo, sa negative nyo ilagay. Kailangan maingat tayo sa paglalagay ng polarity sa mga ganito. Ito yung isang nagustuhan ko dito eh. So, hindi mo na kailangan sobrang magaling maghinang. Kasi pipihit-pihitin mo lang, okay na, nakakabit na. So yan, nakakabit na siya. So since meron tayong dividing network, mga boss, ito yung tweeter natin. Wala na tayong nakakabit dyan na kapasitor. Bali, ito na yung ginagamit ng kapasitor. Pag nilagyan nyo pa ito ng kapasitor, masusuppress na yung ating tweeter, mas mahina kaysa doon sa ganitong configuration. Ano? Ngayon, yung ating mid-range. Ang ating mid-range, mga boss, ay dito ko ikukuha doon sa mismong likod na rin ng speaker, sa speaker terminal sa likod. So, para mas madali, hindi na ako doon maghihinang o hindi ko nakakalasin yung speaker terminal. Ito na lang dalawang wire. Ito galing to sa speaker terminal, ang pinagsama ko. Kasama yung wire natin ng mid-range. At dito ko siya sa input ilalagay. So again, yung polarity ay iingatan natin. Magkabaliktad. So tingnan nyo mabuti ha, pag kinabit nyo to. Kasi naka-screw type tayo. Baka mamaya may possibility na magdikit. So ingatan nyo lang na magdikit silang dalawa.
So maapektuhan din yung applyan natin pag nag-short yan. So sure naman ako na nakasecure at sure din ako na hindi siya mag-short o hindi siya magdidikit. So nakakabit na siya. Unfortunately, nagkamali nga ako kanina. Hindi ko iniikot yung wire. Ito ngayon yung catch natin dyan. So since direkta tayo doon sa manggagaling sa output ng amplifier, maglalagay tayo ng capacitor dito sa mid-range. O yan, mapapansin nyo rin na dalawa ang ginagamit kong capacitor sa mid-range. Dito sa three-way na ginagamit ko sa aking D8 na speaker, ito yung kanyang capacitor na ginagamit sa mid-range. Mapapansin nyo, mataas yung value, 22 microfarad. So, minsan ganyan din yung ginagamit ko, pero ang kalimitan kong ginagamit sa mid-range ay 12. Around 12 microfarads. At para gawin ko yon, ginagawa ko, nagpa-parallel ako ng dalawang 6.8. So, this is around 12 to 13 microfarad. Kasi pag ang capacitor, pinaralel mo, madodoble o mag-a-add yung capacitance niya. So, kaya doble siya. 6.8, more than 13 microfarads to. So, yun yung ginagamit kong value. Yung doon sa commercially sold, na ano, commercially purchased ko na dividing network, ang ginagamit niya sa mid-range ay 22. So, marami ding nagamit noon 22. Sa Twitter naman, pag wala akong dividing network, ginagamit ko ay 2.2 hanggang 3.3 microfarads. Hindi lang akong gumamit ng 4.7 doon. No? So, i-ayos ko lang ito. Ililipat ko lang yung wire, paikot, para maikabit na natin dyan. At syempre, dito sa channel, hindi nawawala yung ating sound check. So, ayan mga boss, ano? Naka 3-way na tayo. Gamit lang ang 2-way na dividing network. So, kung meron kayong 2-way na dividing network, pero 3-way ang gusto nyong setup, pwede rin yan. So, kabit ko lang. I-tornilyo ko lang yung mga speaker. Tunog niya pag nasa box na. Malaking kaibahan nung dati. More on high frequency noon. So ngayon, expect ko maglalabas na to ng magandang vocals o yung dialogues pag nanonood tayo movie. So salamat mga boss doon sa mga subscribers natin at doon sa mga regular viewers ng channel. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na video. Abangan nyo yung review ko at saka initial testing ng isa pang D12 na subwoofer. So, bakante kasi itong car sub ko, yung L-ported na pangkotse na subwoofer box. So, naisip ko, lagyan siya ng isa pang D12. So, may parating tayo isang D12. It's either bukas or hanggang sa isang araw nasa akin na yan. So, magagawa na natin ng video. So, stay safe! God bless.